Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay gagawa ng Calendius wheel na gamit po natin mga kapatid ay square bar po na 12mm. Napakatibay po ng ating kalan. Tara, samahan niyo po ako kung paano ko po ginawa. Unang-una po, magputol po tayo ng dalawang square bar. Ito po yung pinaka-frame natin mga kapatid. Ito na po, lagyan na po natin ng paa yung ating frame. Apat na paa po ang gagamitin natin na 12mm po yung ating paa. Yung haba niya po ay 12 inches. Ayan po. Ito na po yung ating frame. Ito po yung pinakapaa po ng ating patungan sa ating kaldero. Nagputol po tayo mga kapatid ng apat na piraso para po sa patungan. Ayan na po, na-welding na po natin yung mga patungan natin. Isunod naman po nating sukatin yung ating kaldero. Ayan po, para makita natin na pantay po yung ating kalan plate. Weldingin po natin ng maayos para hindi basta-basta mapiglas ang ating mga paa. Ayan po. Isunod naman po natin mga kapatid yung flat washer. Ilagay po natin sa paa para hindi basta-basta malibing yung ating kalan in case po na magluto po tayo sa buhangin. Ayan po. Naglagay po tayo ng apat na flat washer para hindi basta-basta malibing yung ating paa. Ipulwid po natin ng maayos para hindi basta-basta matanggal. Ayan po. Ito na po. Isunod naman po natin yung ating chamber. 4 diameter yung ating chamber. Yung height niya po ay 4 inches po. Butasin na rin po natin para po sa paglagyan po ng ating elbow para sa blower. Gamit natin po ay isang welding. Ayan po. Ito na po yung ating elbow. Ito po yung paglagyan po natin ng ating burner nozzle. Ayan po, i-full width po natin mga kapatid para hindi basta-basta tumagas yung kanyang used oil. Isunod na rin po natin ang ating chamber plate. I-welding po natin sa ating chamber. Make sure lang natin mga kapatid, maganda po yung pagkaka-welding para po hindi basta-basta tumagas yung kanyang used oil. Ito na rin po yung ating stainless plate para sa chamber cover anti-liab. Ito po yung gagamitin nating chamber cover anti-liab mga kapatid. I-divide na lang po natin mga kapatid para baluktutin lang po natin yung ating chamber cover anti-liab. Di na po natin kailangan ng maraming welding. Ayan na po. Gumamit po tayo mga kapatid ng vice grip. Ayan po, baluktutin natin pabilog para maporma po natin ng chamber cover anti-liab. Ayan po, weldingin natin yung magkabilang dulo para po hindi po siya bumuka. Ayan po. Ito naman po yung sabitan po ng ating wire mga kapatid. Gumamit po tayo ng angle bar. Ayan po, para isabit lang po natin yung ating wire at hindi po pakalat-kalat. Ito na po, nabaluktot ko na po yung patungan ng ating kaldero para lapat na lapat po, pati po kawali. Ito na rin po yung ating chamber cover anti-liab. Baluktotin lang po natin mga kapatid. Ayan po. Napakatibay po ng ating chamber cover anti-liab dahil stainless po ito mga kapatid. Ito na po. Ayan. Saktong-sakto lang po sa ating chamber.
Magbilog na rin po tayo mga kapatid ng umbrella po ng ating chamber cover anti-liab. Ayan. Stainless din po mga kapatid yung ating ginamit. Ayan. Nagputol na rin po mga kapatid ng bracket po ng ating umbrella. Ito po yung pinaka bracket ng ating umbrella mga kapatid. Ipabilog lang po natin para ipatong po natin sa ilalim yung ating bracket. Ayan po. Ito na po. Katingan na rin po natin yung pinaka ilalim, apat na hati po para sa labasan po ng ating apoy. Ayan po. Welding na rin po natin mga kapatid sa mouth po ng ating chamber cover anti-liab para sa pagpatungan po ng ating umbrella. Ito na po yung ating umbrella. Welding na rin po natin mga kapatid. Ayan. Isunod na rin po natin mga kapatid yung ating stainless plate na ilalagay po natin sa gilid para po pag tumama po yung kanyang apoy ay diretso lang po sa taas. Ayan po. Weldingin na rin po natin yung magkabilang dulo po para hindi po basta-basta bumuka. Ito na po mga kapatid. Ayan. Welding na rin po natin para sakto lang po mga kapatid. Ayan po, na-welding ko na po. Isunod naman po natin mga kapatid, magbutas po tayo ng 3-8 para po sa pagdaanan po ng ating langis sa kanyang chamber. Ayan. Gumamit po ako mga kapatid ng 3-8 na drill bit para po sa butas po ng ating chamber sa daluyan po ng kanyang langis. Ito na po. Ito na rin po yung bracket po ng ating chamber. Gumamit po ako mga kapatid ng square bar na 12mm. Ayan po. Make sure lang po mga kapatid, maganda po yung pagkaka-welding para hindi basta-basta matanggal at matibay po yung ating gawa. Ayan po. Ayan po, napakatibay po ng ating kalan. Gandaan po natin mga kapatid yung pagkaka-welding para ayos po. At hindi basta-basta bibigay yung ating pagkaka-welding at hindi basta-basta kakalas. Ayan po. Sunod naman po natin ipatong yung ating chamber. Igit na po natin mga kapatid bago po natin i-welding. Ayan po, ito naman po yung 2x6 po na tubular. Ito po yung gagawin nating tangke ng ating kalan. Ayan po, sukatan po natin yung haba po. Ayan po, ang haba niya po ay 10 inches po mga kapatid. Sakto lang po sa loob po ng ating frame ng ating usual na kalan. Ayan po. Sukatin na rin po natin mga kapatid para maputol na po natin yung ating tangke. Ayan, yung haba niya po ay 10 inches. Ito po yung magiging tangke ng ating kalan. Napakatibay po mga kapatid dahil bakal po yung ating tangke. Hindi basta-basta malusa po sa magdamagang luto mga kapatid. Ayan. Takpan na rin po natin mga kapatid yung gilid ng ating tangke. Ipulwid po natin mga kapatid ng maayos para hindi basta-basta tumagas yung kanyang used oil. Ito naman po yung angle bar. Gawin po natin ang bracket ng ating tangke mga kapatid. Magputol lang po tayo ng apat na piraso.
ito po yung gagawin natin patungan ng ating tangke, mga kapatid. And tuloy po natin i-welding po yung ating US oil tank, mga kapatid. Sure lang natin na walang butas, mga kapatid, para hindi po tumulo yung ating US oil. Ayan po. Butasan na rin po natin, mga kapatid, para po sa lagayan po ng ating US oil. Ayan po. Gumamit na lang po tayo, mga kapatid, ng welding dahil wala po tayong pambutas. Mas madali pa pong gamitin pag welding po yung gamitin natin pambutas. Isunod na rin po natin, mga kapatid, yung butas para po sa oil valve. Ayan po. Weldingin natin ng maayos ang ating lagay ng langis para hindi po basta-basta tumagas. Ayan po. Ito na po. Pinilding ko na po yung ating nipple po na paglagay ng ating oil valve. Sunod naman po natin ilagay yung ating pinutol kanina para po sa patungan po ng ating tangke. Ayan, so katungunan natin, mga kapatid, sa ilalim. Ayan po. Ayan. Ito po yung angle bar. Apat na piraso po, mga kapatid, para po sa pagpatungan ng ating tangke. Ayan po. Ito na po, na-welding ko na po yung apat na angle bar na pinutol ko kanina. Pwede na po nating isukat yung ating tangke ng ating kalan. Ayan po. Sunod naman po tayo magputol ng square bar din po para sa stopper po ng ating tangke, para hindi basta-basta umurok, mga kapatid. Ayan, napakadali lang po, mga kapatid. Ito na po. Sunod na rin natin yung 1/2 na tubo po para gawin po nating daloyan po ng ating US oil galing po sa kanyang tangke. Ayan, nagbaloktot po tayo, mga kapatid. Ayan. Ito na po yung ating daloyan ng langis. Ito na po yung pinaka-embudo, mga kapatid. I-welding din po natin ng maayos para hindi po basta-basta tumaga sa kanyang gilid. Sukatin po muna natin, mga kapatid, bago po natin i-welding yung ating tubo. Ayan po. Sakto lang po, kaya diniritso ko na po, mga kapatid, i-full weld sa kanyang chamber. Make sure lang natin na maganda po yung pagkaka-welding para hindi po lalabas yung kanyang US oil. Ayan po. Ito na po. Napakatibay po ng ating tuluan. Meron po tayong flat bar, mga kapatid. Mag-cutting po tayo para sa gawin po nating design sa gilid ng ating kalan. Ayan po. Nagputol po ako ng ilang piraso, mga kapatid. Mga 8 piraso po. Binaluktot ko na rin po para po sa kanyang design. Ayan po. Ito po ilagay natin sa gilid para lalong tumibay po yung frame ng ating kalan. Hindi basta-basta bumigay, in case po nalagyan natin ng mabibigat na ating niluluto. Ito na po. Nailagay ko na po lahat, mga kapatid, yung ating design. Ayan. Ito na po yung ating kalan. Nalagay ko na yung mga design, mga kapatid. Napakatibay po ng ating kalan. Isunod naman po natin, mga kapatid, yung tubo para po sa lagay ng ating blower. Ayan po, gumamit tayo ng 1 diameter na tubo, mga kapatid. Ayan po, para sa paglagyan ng ating blower. Ito naman po yung ating nozzle burner, mga kapatid. Ito po yung pattern. Sulatan ko po ito, mga kapatid, para sa mga butas. Ayan. Ito na po yung ating burner. Ito naman po yung
patungan ng ating kaldero. Ginuhitan ko po para hindi basta-basta madulas. Ayan na po. Ayan. Ito na po yung ating takip ng chamber. Oras naman po mga kapatid para pinturahan po natin yung ating gawa. Para kaaya-aya naman po tingnan at matutuwa po yung magmamayari ng ating kalan. Ayan po. Ito na rin po yung kanyang tangki. Pininturahan ko na po ng kulay puti. Nalagyan ko na rin po mga kapatid ng pangalan. Ayan. Para mayroon po tayong palatandaan sa ating gawa. Ayan po. Ito na po yung ating finished product mga kapatid. Ayan. Napakatibay po ng ating kalan. Ito na po. Ito po yung ating blower speed controller. Ito po yung blower ng ating kalan. Ayan po, napakaganda po ng blower na to, napakatibay. Ito po yung sabitan ng ating wire mga kapatid. Ayan, para hindi pa kalat-kalat yung wire ng ating kalan at hindi basta-basta makagat ng mga daga sa bahay. Ayan po. Ito na po yung tangke ng ating kalan, bakal po yung ating tangke. Ito po yung lagayan ng ating used oil mga kapatid. Ayan po. Ito na rin po yung ating used oil valve. Ayan po, dito natin buksan at saka isarado yung ating used oil patungo po sa ating chamber. Ayan. Ito po yung ating stainless plate na chamber cover anti-liab. Ayan po. Ito na po yung luglug, carbon breaker mga kapatid. Pag humina po yung kanyang apoy, galawin nyo lang po ito para lumakas. Ayan, ito na rin po yung ating mga butas sa burner nozzle natin mga kapatid. Sundan nyo lang po ito. Ayan, isarado ko na po para masubukan na po natin yung ating kalan. Ito na po. Napakatibay po ng ating kalan dahil 12mm po na solid na square bar mga kapatid. Ayan po. Ito na po, buksan ko na po yung kanyang chamber. Lagyan po muna natin mga kapatid ng tissue para po sa pagpadingas ng ating chamber. Ayan. Lagyan natin ng kunting used oil para sumindi po yung ating tissue. Ayan po. Ayan, sindihan po natin mga kapatid. Painitin po muna natin mga kapatid yung ating chamber ng 3 to 5 minutes bago po natin buksan yung kanyang blower speed controller. Ayan. Ito na po. Paliabin po muna natin mga 3 to 5 minutes. Pag mainit na po, pwede na po natin buksan yung ating blower speed controller mga kapatid. Lagyan na rin po natin mga kapatid ng used oil yung kanyang tangke para buksan na lang po natin yung kanyang barbula. Ayan. Ito na po. 5 minutes na po mga kapatid. Kulay blue na po yung kanyang apoy. Pwede na po natin buksan yung kanyang blower speed controller. Dahan-dahan lang po. Pwede na rin po natin ilagay yung kanyang chamber cover anti-liab. Ayan po mga kapatid. Kulay blue po yung kanyang apoy. Gumamit po tayo mga kapatid ng pliers para hindi po tayo basta-basta mapasok sa ating kamay paglagay natin ng cover. Ayan, lutuan na rin po natin. Ayan po, dandahan po natin buksan yung kanyang oil valve. Ayan, patuloy na po natin yung kanyang used oil. Ganun lang po kadali. Patak-patak lang po mga kapatid para makakatipid po tayo lalo ng used oil. Ayan. Ito na po yung ating niluto. Kasi nga po pala mga kapatid, huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe ang YouTube channel ko po para mapanood niyo pa po ang mga sunod kong mga gawa. Maraming maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan i-share yung aking video para po marami po tayong matulungan na gustong gumawa ng kalan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out nga po pala sa mga baguhang nanonood, sa mga datihang nanonood, shout out din po sa inyong lahat.
Mga kapatid, ang kaalaman na ito ay isang material na bagay lang po. Huwag po natin ipagkait sa mga gustong matutong gumawa ng kalanay. Turo po natin mga kapatid para marami po tayong matulungan at marami pa pong makakagawa ng kalan. Makakatipid din po ito sa kusina natin mga kapatid dahil used oil po yung ating gamit. Ayan. Napakaganda po mga kapatid ng kanyang apoy, kulay blue at saka kulay puti. Ayan po. Kumukulo na po yung ating niluluto mga kapatid. Ayan. Napakatipid po ng ating kalan dahil used oil po yung ating gamit. Napakamura lang po mga kapatid yung ating used oil mga kapatid. Ayan. Bago po natin mga kapatid patayin yung ating kalan, iupo muna natin yung oil valve. Hintayin po natin mga kapatid maubos yung kanyang apoy sa chamber bago po natin patayin yung kanyang blower. Pero makakakulo pa ito mga kapatid dahil may laman pa po yung kanyang chamber. Ayan, kailangan pa po natin magpakulo para hindi sayang po yung kanyang apoy. Ayan po. Napakatipid ng ating kalan na napakatibay po. Ito po yung kanyang apoy. Napakaganda po mga kapatid. Ayan po. Sa muli po, muling magpapasalamat po ako sa inyong lahat. Sana po, huwag po kayo magsawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.